Hey everyone! Welcome back to my YouTube channel, It's Kunis! For today's video, may matututunan kayo sa aking top 5 glow up tips. Hindi lang to physically guys. Gusto ko kayong magbigay din ng tips about sa mga natutunan ko, about sa mga nabasa ko and napanood ko. So just keep on watching. 5 on our list, it's time management. Isa ito sa mga bagay na talagang hanggang ngayon is personally pinapolish ko. Kapag pinagsabay-sabay mo yung mga bagay, nakakalito talaga. Stress! So example, dito sa pag-YouTube natin or yung mga nagtitiktok dyan and you have work, you have kids and you have business and other stuffs na ginagawa mo. Maganda at makakatulong kung magkakaroon tayo ng listahan or sistemas na gagawin. Halimbawa, for today, for YouTube, meron ka ding time para sa kanya. Separate time para sa iba't ibang priorities. Pero guys, kung sa may mga business, saka work, and family, and also church, yun yung mga talagang dapat nasa priority natin. Pero kung ang trabaho mo na talaga is YouTube and TikTok, okay lang na gawin mong priority itong dalawang social media na to. Pero alam ko karamihan ng aking mga naging kaibigan dito sa YouTube, meron silang work or business. So, ganun din yung ginagawa nila. Part-time is YouTube since YouTube is only a passive income. Isinama ko din sa listahan na to guys ang number 4, financial. Di ba guys, nakakapangit naman talaga yung stress ka na dahil wala ka na naman pera. Tsaka, yung parang iniisip mo na wala kang naipon para sa mga gusto mong bilhin, mga plano mo sa buhay. So, girl, bago ka mag-mind, think twice. Isa to sa mga 4 kong natutunan na gusto ko i-share sa inyo. Kung sino man yung mga nanonood ng video na to, there's 4 things that you need to ask yourself bago kayo bumili ng isang bagay. Isa tong, nabasa ko tong libro na to, I think it's a red book na sinulat ng magaling na financial advisor. I'll try to find those author na binabasa ko. 4 things I learned from them when you're going to buy anything. Dati kasi ako yung impulsive buyer na pag nabawa nakita ko maganda yung gamit, mine agad, or pag sa mall, hindi rin ako pala save. May dumating na year na talagang travel ako ng travel. At bilang ko nang bilhin ako noon, hindi ko naman talaga kailangan ng bagay. Just to, parang naging stress buyer ako or ginagawa ko stress shopping. Ang 4 na bagay na kailangan mo itanong sa iyong sarili bago ka bumili ng kahit ano, number 4. Kailangan ko ba to? Number 3. May budget ba ako para dito? Number 2. Afford ko ba talaga to? At number 1. Gusto ba nila yung nabilin ko to? Alam mo na, hulung-hulang naman, tapos magpapakain kang pamilya. Siyempre, prioritize mo muna yung pangangailangan nyo bago yung lungo mo. Meron akong isa sa mga saying na tumatak sa isip ko nitong nakaraan, napad ko yung video niya. Isa siyang parang financial coach. Sinabi niya na, ano ba yung mas nakakahiya? Umutang or magbenta? So, think twice. Save more and invest more. Number 3, exercise. So guys, ang suggested talaga based on studies, 30 minutes would be the suggested per day, lalo sa mga ganitong edad, 20s, 30s, 40s. Ako personally, hindi talaga ako pala exercise dati. Pero nung na-realize ko na I want to be healthy, hindi lang basta payat guys, kasi nung na-try ako mag-slimming capsules, kung ano-ano iniinom ko guys, slimming tea, hindi talaga siya effective kasi pumayat ako, but then after a month, bumalik ako sa dati. Pag nag-exercise ka, nag-release yung body mo ng endorphin at nakakapag-ano siya ng positive feeling. Wow! Hindi sana nakakapag-happy, yun, positive vibes lang. So, yun yung benefit na exercise sa atin. Number 2, change eating habits. Ang goal kasi natin for 2021 dapat is to be healthy. So
So, masasuggest ko sa inyo, mga napanood ko talaga na magaganda yung mga suggestion nila, talagang nag-work. Manood ko naman YouTube video ni Doc Adam, Simply Pinay, yun yung mga pinapanood ko talaga. Kasi sila yung may mga, sa tingin ko na may mga nasasuggest talaga na, nakakatulong talaga guys, para makapag-lose ng weight in a healthy way. At ang top 1 sa ating list ay self-love. Isa ito sa mga bagay na pinaka-importante guys, kasi at the end of the day, sarili mo lang yung kasama mo. Learn to say no, let go of toxic relationships, and focus on your self-growth. Alam kong mahirap yan sa umpisa guys, pero you can do it. In that way, you can give the love that you're asking others to give onto you. Learn to appreciate your family. And makikita mo na the more you love yourself, magiging clear yung goals mo, tsaka yung mga pangarap mo para sa pamilya mo, para sa sarili mo. At syempre, para sa mga taong gusto mong tulungan. Back to all the better days when I used to be young and free. I remember her like pauwi na daw tayo or may pupuntahan pa. In my mind sometimes I run away. She reminds me of the summertime way back in 2003. Hey, she was a cutie in a sundress. Told her I just had to confess. I got a crush on you, darling. Them long tan legs got me falling. And I know we just met.